Guys, okay lang ba manghiram ng gitara tapos wag nang isuli sa may-ari? Yung tipong nagdadala ng gitara sa school tapos intro lang ang alam. Siguro ang masasagot ko dito kaya intro lang ang alam nila. Kasi di ba pag sa school, limitado lang yung oras. Halimbawa, recess lang, ilang minuto lang ang recess, 15 minutes, di ba? Minsan 10 minutes nga lang eh, kakain ka pa. So ilang oras, ilang minuto na lang yung matitira mo para mag-gitara. Kaya siguro intro lang yung tinutugtog nila dahil yun lang yung time na available sa kanila. Pero ako naniniwala ako magagaling yung mga nag-aaral na yan. Kaya nilang buuin yung kanta. Siguro talagang limitado lang yung oras nila. Kaya intro lang. Tsaka kasi di ba sa ibang school, bawal magdala ng gitara. Kaya siguro para lang makatugtog sila o mapakita nila na may alam sila. Kahit intro lang. Kaya parang yun yung naging kultura doon, intro lang alam ng mga nag-aaral, mga high school, di ba? Pero alam ko, magagaling yung mga yan. Hindi ka gitarista kung di mo pa nauntog yung gitara mo. Gago! Kasi mas masasabi nga natin gitarista ka kung maingat ka sa gitara mo eh. Saka bakit may mga requirement na ganun na hindi ka gitarista kung hindi ka ganito, hindi ka gitarista kung hindi mo nauntog yung gitara mo. Ba't kailangan mong iuntog? Huwag kayo iiyak. Dapat mas ingatan nga natin eh. Huwag nga magasgasan eh. Para sa akin mas gitarista ako kung iniingatan ko yung gitara ko na huwag mauntog. Nagigilty nga ako pagka nagagasgasan ko kahit ako lang mismo eh. Kasi investment natin yan, dapat ingatan mo yan. Guys, okay lang ba manghiram ng gitara tapos huwag nang isuli sa may-ari? Hindi ko alam kung yung tanong na to, ano ha? Parang nang sasarcastic o ano eh. Hindi ko maintindihan. Pero, kung hindi mo na lang din isusoli, hingin mo na lang na sabi ni Ate Joe. Hingin mo na lang, di ba? Sira na ba ulo mong gago ka? Ang galing, ang galing! Kung yung pinaghiraman mo naman is mabait naman, nakakaintindi, hingin mo na lang, di ba? I'm sure naman, maintindihan ka niya. O kaya, hingin mo sa kanya yung gitara niya kesa huwag mong isole, tapos siya na lang yung pahiramin mo. Kumbaga parang magpalit kayo ng pwesto, ikaw na yung may-ari, siya na yung manghihiram. Ako ang tanong, sana huwag kang magalit. Taka ka ba? Wala, natawa lang ako dito eh. Manghihiram ka, tapos hindi mo na isasole. Ano yun? Eh kasi, siyempre, yung may-ari, kaya siya bumili nun eh, para siya mag-practice siya eh. Tapos hindi mo isasole, ewan ko, siguro pumapayag yung hiniraman mo na hindi isole, di ba? Puta Brad, ganun kakayaman! Ang maganda, pag hindi mo sinole, manghiram ka pa ng string. Huwag mo na rin isole lahat, pati yung mga case, para kompleto na. So, gandun lang naman guys, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment na rin at mag-subscribe. So, hanggang sa susunod na video, good morning guys, focus sa gitara, huwag sa babae. Siyempre, kung gusto mong matuto mag-gitara, mag-focus ka talaga sa pag-gitara. Bro, guitarists are so attractive. Siguro, kung attractive ka talaga, attractive ka kahit hindi ka gitarista. Kung talagang nakaka-attract ka sa ibang tao, ma-attract sila sa'yo. Kahit pa wala kang alam, kahit wala kang talent. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!